yun. Sige, pahensya niya. Hi everyone! Maadyong adlaw sa inyong tanan. Maupay na adlaw. Magandang araw. And have a good day to everyone. So, kumusta kayong lahat dyan? Sana lahat kayo ay okay lang, nasa magandang kalagayan. In this video, I will be cooking humbang bisaya. Mura lang ni siya og naong og adobo, pero humba ni siya. Almost the same lang ni siya sa adobo jud na, pambansang adobo jud na to dari sa Pilipinas. Dugay na jud ni na mong giplano, pero karon na jud na hitabo. So, si tatay naman ang nag-request ing aning humbang bisaya, kintahay, kung tawagon dari sa moa. So, ang una ko munang ginawa dito is pinag-separate ko yung matataba at yung unod na part. Unod kasi sa Bisaya, ewan ko sa Tagalog ano bang tawag dyan. So, mauna siya. O basta yung malaman na part. Tapos, kailangan mo natanggalin yung oil or mantika doon sa mataba na part. And then, gusto ko din i-share to sa inyo kasi ito yung sikat na dish. Taray, sana all sikat. So, ito yung sikat na sudan. Sudan kasi ang tawag sa amin dito kapag ulam or dish. So, mauna siya. So, ito yung sikat na ulam dito sa amin. Pag meron kami mga bisita, so, maudyo ni among madali-dali na ikadalit sa among mga bisita diria. So, ang tinulang manok bisaya. Tapos, ang sinagol na manok bisaya, kung tawagon diria sa mua. Pero, in other terms sa iya ha, is ginataan na manok na nilagyan ng maraming sili. So, sinagol ang tawag ana diria sa mua. Tapos, itong humba, mostly, pag naay mga fiesta diria sa mua ang mga barangay, dili jud ni mawala ning humba sa mga kabisayaan. Sikat jud ni siya. Nabanggit ko kanina na itong humbang bisaya is halos the same lang sa pambansang adobo ng Pilipinas.
Ang difference lang is itong humbang Bisaya, kailangan tanggalan ng mantika yung matabang part ng baboy. Nilagyan ko din siya dito ng soda. Any soda will do. And then, nilagyan ko din siya ng black beans and bulaklak ng sagi. Sobrang dali lang nito lutuin. Halos the same lang siya sa adobo. Difference lang is maraming additional ingredients ang ilalagay sa ating humba. Then, after ko na ilagay lahat ng ingredients dito, is pwede ko na siyang iwanan. Leave it for 30 minutes lang. And make sure na kapag iniwan mo siya, ay mahina lang yung apoy. Kasi yung nangyari sa akin dito, pagbalik ko, konti na lang yung sauce ang natira. So, dahil wood ang gamit namin dito, so kahit mahina lang yung apoy, sobrang init na niyan. Make sure na mahina lang yung apoy once na iniwan mo siya para madami pa din yung sauce. And then, ang best partner namin sa aming humbang Bisaya, either tuba, bahalina, or unsa pamandihan tawag sa tuba. And then, buko salad. So, we choose buko salad kay katong tuba, mahubog-hubog ta atong dapita. So, kinin lamang buko salad na sinimple kayo na pang Bisaya, pang bukid jud na style. Awak dah cun. Semua mana squid? Sigaw. After 30 minutes na pinapalambot ko tong baboy, ay kailangan kong ihuli sa paglunod itong black beans and bulaklak ng saging. Or banana blossom kung tawagin siya, diri asa moa. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo nag-dry siya kasi malakas yung apoy. Dahil wood yung gamit namin. So, make sure na mahina lang yung apoy para marami pang sauce ang matira. So, done cooking. It's hukad time. So, mo na niya ang atong humbang Bisaya. Medyo dag-dry lang siya, pero lami man kaayo gihapon. So, expect ninyo kapag napunta kayo dito sa mga kabisayaan, dito sa aming lugar, ang specialty dish jud na dili jud mawala-wala ay ang tinolang Bisayang manok, sinagol, o glabi na ning humbang Bisaya. So, dili jud ni sila mawala. So, this is Miss Angel World. Mangaon, taninjon tanan. Dali na diri. Diri ra pisto. Dali na diri. Diri ka. Napli. Napli. Sige. 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 Sige